Leo Echegaray, kilala bilang kauna-unahang Pilipinong nahatulan ng bitay mula nang maibalik ang death penalty law sa Pilipinas noong 1993. Ang pangyayari ay umani ng sandamakmak na spekulasyon at mga pagpuna ukol sa legalidad at moralidad ng parusang kamatayan. Kilala si Echegaray sa kanyang katagang Sambayan ng Pilipino. Patawarin ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin, Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari ukol sa kung paano humantong ang ating hustisya sa isang nakakatindig balahibong hatol na ipinataw sa ating mismo kapwa Pilipino na si Leo Echegaray? Ang Pilipinas ay kinilalang bansa sa mundo na minsan nang gumamit ng parusang bitay. Alam mo ba na minsan na rin naging legal sa Pilipinas ang pagbitay sa mismong minor de edad? Isa na nga dito sa mga naging patunay ay ang mismong paghatol ng bitay sa isang minor de edad na si Marshall Ama Perez o mas kilala bilang Baby Ama. Siya ay nasintensya ng parusang bitay sa pamamagitan ng Silya Elektrisika. Hanggang taong 1987 kung saan ang Pilipinas ay naging kauna-unahang bansa sa buong Asya na nagpawalang bisa sa parusang kamatayan. Ito ay alinsunod na rin sa newly drafted 1987 Constitution. Hanggang taong 1993 nang muling maibalik ang death penalty law nang dahil na rin umano sa muling pag-usbong at talamak na krimen sa ating bansa. At sa pagpapanumbalik ng parusang bitay, naging controversial ito nang sa unang pagkakataong maihatol ang batas na ito sa isang Pilipino na si Leo Echegaray sa pamamagitan ng lethal injection. Si Leo Echegaray ay ipinanganak noong July 11, 1960. Kinilala bilang isang pintor na naninirahan sa San Francisco del Monte, Quezon City. Ngunit sa pagdaan ng panahon, tila ba naging masalimuot ang naging buhay ni Echegaray nang iniwan ito ng kanyang asawa na si Rosalie Echegaray nang dahil sa pagkakaroon ng bagong karelasyon. Ngunit nang sa di inaasahan, muling bumalik si Rosalie Echegaray sa mismong tahanan ni Leo Echegaray upang makipagbalikan. At sa panahong iyon, bit-bit na ni Rosalie ang isang bata na pinangalan ng Rodessa o Baby kung tawagin. At nang dahil sa kabaitang ipinapakita ni Leo Echegaray, walang alinlangan nitong tinanggap ang kanyang asawa kahit pat nagkaanak na ito sa iba. At sa kabila, inirehistro pa nga ni Leo Echegaray ang bata sa kanyang apelido na kinilala na bilang si Rodessa Echegaray. Buwan ng Abril taong 1994, araw na kung saan iniwan ni Rosalie si Rodessa kay Leo Echegaray. Ito ay upang dumayo ng sugal sa mga kaibigan nito. Naiwan sa bahay kasama ni Rodessa ang tatlo nitong bunsong kapatid at ang kanyang stepdad na si Leo Echegaray. Nang sa di inaasahan sa mga panahong iyon, dito na nangyari kung saan ginalaw ni Leo Echegaray si Rodessa na nasa 10 taong gulang pa lamang. At ayon pa na ang pananamantala ni Leo kay Rodessa ay hindi lamang isang beses kundi nasundan pa ito ng 5 beses. Ayon pa, pinagbantaan umano ni Leo Echegaray ang bata na totodasin kasama ang kanyang ina kung sakaling magsumbong ito. Kung kaya't ng mga panahong iyon, takot at hindi makapagsumbong si Rodessa sa kanyang ina sa kabila ng mga pananamantala ng kanyang stepfather na si Leo Echegaray. Hanggang sa 5 beses nang muling maulit ang pangyayari, dito na naglakas loob si Rodessa na magsumbong sa kanyang lola na si Asuncion Rivera na ina ni Rosalie Echegaray ukol sa mga nakakatindig balahibong kagagawan ng kanyang stepdad sa kanya na si Leo Echegaray. Dito na sinabihan ni Asuncion Rivera ang ina ni Rodessa na si Rosalie ukol sa mga pangyayari. Ngunit hindi naniwala si Rosalie sa kanyang mismong ina ukol sa mga paratang at sinabing imposibleng gagawin ito ng kanyang asawa ni si Leo Echegaray. At ng mga panahong iyon, agarang nagtungo ang ina ni Rosalie na si Asuncion Rivera sa mismong barangay at idinulog ito sa presinto kung saan nag-execute si Baby o si Rodessa Echegaray ng isang affidavit. Hanggang August 1, 1994, sinampahan na ng kasong panghahalay si Leo Echegaray sa mismong Regional Trial Court ng Quezon City. Dito na nangyari ang paglilitis sa kasong ipinataw kay Leo Echegaray hanggang September 1994 nang matapos ang pagdinig na dismiss ang lahat ng mga statement na ipinahayag ni Echegaray. Sa pagdaan ng panahon, matapos ang pagka-dismiss ng mga inihaing statement ni Echegaray, isang order ang lumabas kung saan parusang bitay ang magiging sentensya nito na naaayon sa Republic Act 7659 o mas kilalang Death Penalty Law.
Dito na rin ipinasa ng mababang hukuman ng Quezon City ang kaso sa mismong Supreme Court. Sa mismong panig ni Leo Echegaray, talagang tumistigo ang asawa nitong si Rosalie na ina ng biktima na si Rodessa. Ayon sa salaysay ni Rosalie, malabo umano at imposibleng magagawa ng kanyang asawa ang pananamantala nito sa kanyang anak na si Rodessa, nang dahil raw talagang tinrato ito ni Leo na parabang tunay na anak. Salaysay din ni Rosalie na gawa-gawa lamang umano ng kanyang ina ang mga paratang. Pinilit at diniktahan lamang din umano ng kanyang ina si Rodessa sa bawat galaw at sasabihin ito sa mga kapulisan at otoridad. Isa sa mga tinitingnang dahilan ni Rosalie Echegaray kung bakit nagawa ito ng mismong ina na paratangan ang kanyang asawa ay nang dahil sa intensyon nitong maging sole owner sa sinasabing lupa na pinagmamay-arian ni Leo Echegaray. Dagdag pa ni Rosalie, ng mga panahong nangyari umano ang mga paratang ukol sa paggalaw ni Leo kay Rodessa, talagang wala umano ang asawa nito na si Leo sa mismong bahay at nagtatrabaho ito sa Maynila. Nang mga panahong iyon, naipresenta rin ni Leo Echegaray ang mismong kontrata nito sa kanyang trabaho bilang patunay na wala ito sa mga oras na nangyari ang umano'y pananamantala kay Rodessa. Ngunit sa kabila ng mga inihaing pahayag at ebidensya ukol sa pagtanggi ni Leo Echegaray sa naturang paratang, ibinasura lamang ito ng mismong Supreme Court at sinabing wala umanong lola na gagamitin ng isang apo upang humarap sa isang napakalaking kahihiyan. Sa mismong naipresenta na medico-legal ng panig ni Rodessa, makikita na talagang tumugma ang mga nakikitang lasyon sa katawan ng bata sa mismong bawat petsang isinalaysay nang mangyari ang krimen. Dagdag pa na sino rin daw ang babae ang nasa murang edad ang magpapahiya sa kanyang sarili at magpapasuri kung hindi ito determinado sa mga ginawang akusasyon. Ngunit ng mga panahong iyon, talagang mariing itinanggi ni Leo Echegaray ang lahat ng mga paratang at ng panahong iyon upang mapawalang bisa lamang ang hatol na pagbitay sa mismong panig ni Echegaray, idiniklara nito na hindi umano siya ang ama ni Rodessa at itinanggi na rin ng panig na hindi siya ang stepfather o grandfather ng bata. At sinabing isa lamang siyang kasintahan o lover ni Rosalie. Bagay na siyang naging huling alas sa panig ni Leo Echegaray na posibleng maging valid reason ang ginawang deklarasyon nito upang matapatan at mapawalang bisa ang hatol na pagbitay alinsunod sa RA 7659 ng Pilipinas. Pero ayon sa naging pahayag ng mismong Supreme Court, malinaw umanong makikita sa Section 11 ng RA 7659 amended Article 335 ng mismong Revised Penal Code na nagsasabing mahahatulan lamang ng parusang bitay ang isang akusado sa krimeng panggagahasa kung ginawa ito sa mismong sumusunod na mga serkomstansya. Una ay kung ang biktima ay may edad na 18 years old pababa at kung ang mismong nagkasala rin ay kanyang magulang, step-parents, guardian, relatives at kahit pa sa mismong third civil degree of affinity at talagang kasama rin dito ang mismong common laws of spouse ng mismong magulang ng biktima. Sabihin mang di tunay na anak ni Echegaray si Rodessa at mismong lover lamang siya ni Rosalie na ina ng bata, bagay na kinilala pa rin siya nito bilang ama at nairehistro pa nga si Rodessa sa mismong apelyedo na Echegaray. Kung kaya't di pa rin katanggap-tanggap ang ginawang mga alibay ni Leo Echegaray para mapawalang bisa ang hatol. Bagay na pasok pa rin ang lahat ng mga akusasyon sa kanya sa mismong RA 7659 o Death Penalty Law under the term Common Law Spouse of the parents of the victim. At nang dahil dito, walang nangyaring pagbabago sa mismong hatol kay Leo Echegaray. At noong June 25, 1996, matapos ang ilang taong paglilitis, sinang-ayunan pa rin ng mismong Supreme Court ang naging hatol ng Regional Trial Court ng Quezon City Branch 104 ukol sa parusang bitay kay Echegaray. Bagay na tila ba wala nang takas si Leo Echegaray sa mismong hatol na bitay sa kanya. Sa mga nagdaang taon, naghain din si Leo Echegaray ng mga motion for reconsideration ngunit na-deny lamang ito hanggang umabot na ang panahon kung saan itinalaga na ang petsa sa kanyang hatol. February 5, 1999, araw na kung saan isasalang na si Leo Echegaray sa isang bitay. Alas 5:30 ng madaling araw sa February 5, 1999, dinala na sa mismong prison death chamber ng New Bilibid Prison si Echegaray kung saan gagawin ang naturang pagbitay. Nang araw na iyon, talagang dinumog ng mga mamamayang pro at anti-death penalty ang mismong Bilibid. Sandamakmak rin ang mga nangyaring protesta, partikular na ng mismong mga religious group at lalo na ng simbahang Katoliko. At nang araw na iyon, sa oras na bandang alas 11:30 ng umaga,
kinaina ni Echegaray ang kanyang last meal kung saan humiling lamang ito ng hipon at chicken drumsticks. Sa mga oras na iyon, binigyan rin ng pagkakataon si Echegaray na makausap ang kanyang mismong abogado na si Attorney Theodore T. at ang kanyang legal na misis na si Sinaida Javier na pinakasalan ni Echegaray habang nasa kulungan ito. Nandoon rin ang kapatid nitong babae na si Tez at ang kanyang kaibigang pare na si Monsignor Roberto Olaguer. Hanggang alas 12:00 nang tuluyan ng binag-isa si Echegaray sa mismong death chamber at dumaan lamang ang ilang oras, alas 2:45 ng hapon. Dinala na si Echegaray sa mismong execution chamber kung saan kasama nito ang anim na gwardiya. Nang mga oras na iyon, tanging ang presidente lamang ang may kakayahang makapagbago sa naturang hatol. Ngunit nang mga oras na iyon, under Joseph Estrada's administration, pinaputol na pala nito ang mismong telepono sa kanyang opisina at talagang wala ng tsansang makansila pa ang naturang hatol. Sinabi rin ni Estrada na wala na umano pa itong balak na ihinto ang parusang bitay kay Echegaray. Dagdag rin na wala na raw ni kahit na sinuman ang makapagbabago sa kanyang desisyon at kailangan itong ituloy upang maging babala sa iba. Sa mga oras na iyon, makikita rin sa bandang uluhan ni Echegaray ang isang microphone kung saan ginamit ito upang ipahayag ni Echegaray ang kanyang huling salita. At dito na nga binitawan ni Echegaray ang katagang, "Sambayan ng Pilipino, patawarin ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin, Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino." At sa oras na alas 3:19 ng hapon, tuluyan ang kinumpirma na pumanaw na si Leo Echegaray at hanggang sa huli nitong hininga, hindi umamin si Echegaray sa mga paratang sa kanya. Ang pagkamatay ni Leo Echegaray sa pamamagitan ng pagbitay ay talagang nakapagdulot ng malaking usapin sa mga debate sa pagitan ng pro at anti-death penalty. Ayon pa na hindi na pala tinitingnan ng mismong Supreme Court ang ebidensya kung sakali mang may hatol na ito sa mababang hukuman pa lamang. Sinusuri na lamang umano ng Korte Suprema ang hatol kung talaga bang sumang-ayon ito sa mismong batas. At ayon pa, talagang malaki ang tsansang judicial error ang mga posibleng dahilan sa mga napatawan ng bitay sa ating bansa. At karamihan umano nito ay mga mahihirap na kapos sa pera upang madipinsahan ang kanilang sarili. Hanggang dumaan ang taon, June 24, 2006, tuluyan ang napirmahan ni Pangulong Arroyo ang RA 9346 na nag-a-abolish ng death penalty law sa bansa. Nang mga panahong iyon, tinatayang nasa humigit 1,200 bilanggo ang nakaligtas sa death penalty. At bilang kapalit sa pagwala ng parusang bitay, dito na ibinaba ang sentensya kung saan mula sa bitay, magiging lifetime imprisonment na lamang ito o mas kilalang reclusion perpetua. Anong opinion mo sa kasaysayang ito ukol sa pagbitay kay Echegaray? Comment down below para malaman ko rin ang mga opinion mo.